Hello guys, what's up? Welcome to my channel, Roy Zone. Roy Mars na pala, sorry. Pinilitan ko nga pala. Maraming salamat dun sa nanood ng video ko 2 years ago na. Ngayon lang magtutuloy mag-vlog. Ang dami kasing views nun eh. Libo-libo yung motorcycle, sidecar. May mga nagtatanong kung paano i-align yung sidecar, no? Kaya ito, gagawa natin siya ng vlog. Ganito kalaki yung bolt na gagamitin natin. Yan, 12mm. Pero ito mahaba, wala kasi yung sample nung maiksi eh. Mga 1.5 inch lang, ganun. Yan, ang una natin gagawin, kasi pagka hindi mo alam magkabit niyan, bago ko palang gagawa. Parang hirap niyang isipin, kasi hindi mo alam kung paano talagang ikakabit yan, i-align. Ang tip ko sa inyo, ganito mga kaibigan. Gagawa ka muna ng cart, yung prospect mong size niya, basta hindi ka aabot sa gulong, sa unahan, ayan, para hindi tatamaan pagka lumiliko yung gulong mo sa unahan, ayan, mga hanggang dito, tapos yung lapad, kung ano yung gusto mo, kasi yung iba gusto malapad, depende sa paggagamitan, basta ang hulihan ng side cart mo, lampas siya ng kaunti dito sa gulong, pwede para magamit mo yung space yan, mga hanggang dito tansyahin mo yung kung may box ka yan, pwede pumantay, alam mo kung bakit, kasi yung pinaka gulong, yung tapat ng gulong mo may pasobra talaga sa ulihan yan para balance yung bigat, kasi kung maliit yung space mo rito, magkakarga ka ng mabigat, nandun lahat sa unahan, lumulundo. Kaya yung hulihan ng side guard mo, lampas talaga yan. Mga hanggang dito, pwede yan, ganyan, maximum. Depende sa gusto mong sukat. Yan, papakita ko sa inyo kung ano yung pattern, no, pagkakabit. Pag nakagawa ka na nung cart. Sa nga pala, side cart talaga, kasi cartoon, no, pag walang bubong cart, kaya side cart ang tawag. Sa US, ganyan eh. Ang tinatawag kasing sidecar talaga, yung may bubong siya, katulad ng mga tricycle. Ito, kariton lang na ikinabit. Kaya sidecar talaga ang tawag yan. Okay, ito yung pattern natin. Ano bang unang gagawin? Pagka nagawa mo na yung pinaka-kariton, ano? Yung cart na ikakabit mo. Okay, ang una kong ginawa, nakikita nyo ito, yan. May bakal siya, yan. Kunarin na lang, wala. Kasi nagkabit ako ng cargo eh. Ayan. Ginawa ko, binuksan ko muna yun eh. Tapos, tignan mo yung pwede mong kabitan doon ng pundasyon. No? Yung para sa attachment. Minarkahan ko dito, yung ganito kalaki, ayan. Ano ito eh, depende rin sa gusto niyo sukat. Mga ano ito, 2.5 inches or hanggang 3 maximum, ganyan. Markahan mo siya. Ang gagamitin yung pattern card, karton, ayan. Yung gitna niya, nung sa may frame ng motor mo or chassis, kung tawagin sa loob, i-marka mo ito, guhitan mo, ayan, kahit pentel. Tapos gumamit ako ng cutting disc. Biniyak ko siya. Yan, yung kakasya yung bakal. Ang bakal nga pala, yung singkapal din ng mga karton. Ah, karton, ganito, sorry. Pinagdikit ko lang siya eh, dalawa. Pinagsaklob ko. Tapos, inispatan ko sa ganyan. Ayan. Depende sa inyo kung gaano gusto nyo karaming ispat. Pinagsaklob ko lang, dobleng gantong kakapal. Ayan. Tapos, susukatin mo kung hanggang saan yung aabot yung bubutasan mo. Saka yung kakabitan ng tubo dito, ayan. Pagka nabiyak mo na yon, ilulusot mong ganun, di ba? Mamarkahan mo, ang ginawa ko, minarkahan ko dito, nilagyan ko ng ano to eh, yung pagka nakakabit ito eh, pag iginanun mo, magmamarka doon sa loob, para alam mo kung saan mo siya wewildingin, no? Pagka natanggal mo na ito. Pagka ikakabit mo na, ano? Yun, butasan, lagyan mo ng pangmarka, halimbawa, chok, kapalan mo ng chok dito. O, tapos, alisin mo na ito,
Ay, hindi. Markahan mo muna sa loob. Tapat mo. Diretso siya. Doble nito ha. Para makapal. Pinagsaklob yun eh. Kaya mataba. Tapos, pagkaalis mo nitong cover, we-weldingin mo na siya doon. Tapos, ito yung kapartner niya. Ayan. Nilagyan ko ng marker. Ayan. Bali, magkasukat lang sila. Ang baba lang ang binawasan ko. Ayan. Kasi, ito yung pinaka-attachment nung side guard. No? Ito. Yung nakikita yung front, pakita ko ha. Itong bilog, ayan yung butas ng bolt. Yung kakabit natin. No? Ito, butas. Ang magandang pambutas nga pala, kung may drill press kayo, mas maganda yun. Malakas, saka pantay. Itong front, dyan mo i-spot yung tubo. 1/2, o kaya yung kung ano yung gamitin nyo, depende sa inyo. Kasya naman dito. Dito mo i-welding yung tubo, pag ganyan, nakaganyan siya. Pero hindi mo muna ikakabit ha. Basta dito lang yung kakabitan ng tubo, papunta sa harap ng side guard. Yan, top. Ilagay ko front, ayan. Siya yung gaganon, pinaka-brace. Tapos itong back, ito naman yung, ito yung sa bandang likuran. Yan, papunta naman dito sa, yung side, side ng side guard. Ayan. O, tapos, hindi mo muna ikakabit to sa side guard. Bali, ang una mong gagawin nga pala, pagkakabit mo nito, na-welding na, di ba? Ito, itornilyo muna. Yan. Yan, nakatornilyo. Yan, ipantay mo. Itornilyo mo siya dyan pag nakakabit na. Yun. Kasi pagka i-attach mo na yung side guard, nakaforma na. Kahit ipatong mo muna, halimbawa, sa kahit sa hollow blocks, yung i-align mo na, tsaka mo siya i-welding dito. Pero nakatornilyo na ito. Para yung forma niya, eksakto, lapat ang kalalabasan. Ayan. Naka-welding na. Tapos itong attachment niya, ito, tutornilyo mo na. Tsaka ngayon mag-i-spot. Ayan. Pag nakaporma na yung cart, no? Tandaan nyo yun ha. Nakatornilyo na. Pati ito. Ito naman yung sa gitna. Ayan. Ito yung sample, yung pattern natin, cotton. Ang sukat niya ay nasa 1.5 yan hanggang 2 inches. Yung lapad, 1 inch. 1 by 2 para matatag. Ayan. Dalawa din siyang ginawa ko. Pattern lang ito ha. Bakal pero karton to yan. Dito mo siya i-welding. Yan. Yan. Nakatagilid para hindi sasayad sa mga hump dito. Yan. Tapos, pag na-welding mo na siya dyan, ito, yung attachment niya, iturnilyo mo na. Ba, naka-welding ng isa. Iturnilyo mo na rin. Yan. Yung 12mm na bolt. Yan, ganyan. Nakakabit na rin siya. Yan, turnilyo mo dyan. Naka-ready na yan. Abang, hindi ka muna mag-welding yan ng cart, no? Naka-ready lang. Yan. Parang yung kanina. Yan. Tapos yung sa hulihan naman, guys, ito. Yan. Gagayahin nyo yung sukat nung kabitan ng arm grab ng motor. Ayan. Ganyan. Sukatin nyo na lang kung ano yung depende kasi sa motor. Maraming model. Ayan. Basta yung butas ha, kailangan kasi yung 12mm. Pero dito, pwede kang maliit kasi iba nga palang sukat ito. Ayan. May tornilo na siya talaga. Yan din palang gagamitin mo. O nga pala yan. Original na sukat mo ng motorsiklong tornilyo yan. Tapos ganito ang forma niya. Yan. Sa ilalim mo siya ilalagay. Ikakabit mo pa rin yung arm grab ng motor. Ayan. Yan. Yan. Dito, nasa banda rito. Ito yung ikakabit natin. May butas din dyan. Yung mga bilog, butas ha. Yan. Pag nakakabit na siya, ganyan. Yan. Itornilyo mo na rin. Ayan. Tornilyo na rin. Nakakabit dyan. Itong top, ang ibig sabihin yan, dito yung tubo. Bali, pag nagtabas ka ng tubo, naka-slant para lumapat yung mga gilid. Yan. Tubo, papunta sa ibabaw
nung hulihan ng cart, yan, top side yung nasa gilid dito. Ibig sabihin dyan, nakakabit yung tubo papunta sa gilid. Yan. Tapos ito naman, back, yung sa bandang likuran, yan, nakakabit dito sa likuran, tatlo para matatag siya. Yan, pag naka-ready na lahat yan, naka-tornilyo na to, di ba? Yan, naka-forma na, abang na. Tsaka mo ngayon ititindig ng maayos yung motor mo, naka-diretso, nakalapat yung gulong, pati yung kariton mo, nandyan na. Naka-i-align mo yun siya kung paano yung formang nararapat. Basta yung sa ano nga pala, sa bandang likuran dito, yung malapit sa shock, ito. Kailangan medyo mataas yung side cart mo dyan kasi bumababa yan eh, di ba? Tingnan mo. Yan, bumababa yung shock. Kaya lulundo yung ano, pag pinantay mo lang, lulundo yun. Pangitingnan pag may nakitang side cart na medyo mababa yung pinaka side cart sa likod, lumulundo, kailangan nakaangat ka ng konti. Tansyahin mo yung pagka bumababa yung shock mo, ayan, bababa pa siya. Kaya ang gagawin mo, ibaba mo ng pwedeng ano, basta alagyan mo lang ng allowance, tansyahin mo, kung ibaba mo siya ng konti, oh, yung tansya mong bigat na normal, tsaka mo doon tansyahin na hanggang doon yung iaangat mo. Dahil pag binitawan mo, mas mataas siya, pero pag bumaba, pantay lang tingnan. Tapos yung sa gulong ng side cart mismo, mas maganda talaga may shock kung mas mabigat yung ikakarga nyo. No? Okay, yun yung aking ibabahagi sa inyo. Alam ko na kuha nyo dahil malinaw naman. No? Ito yung mga sample. Yan. Yung nga pa lang dito, yan. Tinatabas ko yung kanto nyan. Ito. Ba, na-welding mo na dyan. Tabasin mo itong kanto. Yan. Para magandang tingnan. Hindi nakakasabit pagka nagkakabit ka. Yan. Yan. Nakatornilyo na lahat yan. Ha? Saka kayo mag-welding nung brace ng mga brace ng side cart. No? Nakaporma na eh. Katulad nito. Ha? O, paalala ulit. Review. Yan. Nakatornilyo na. Ito, pasok sa loob ng banang ilalim. Butas na, di ba? Yan. Nakatornilyo na. Tsaka mo ngayon, puporma yung side cart. Pag nakaporma na, align na. Yung gulong nga pala sa ulihan, magkatapat lang dapat, no? Pagtapatin mo lang yung gulong. Nakaporma na, di ba? Nakapatong na yung side guard mo. Kung saan mo pwede patong. Saan mo ngayon ikabit yung mga brace? Ayan, nakatornilo na to. Then, sundan mo lang yung guide pronto. Weldingin mo na siya. Nakatornilo na. Mag-welding ka ng tubo pa ganyan, no? Ayan, front. Tapos, yung sa gilid, back, ibig sabihin, bandang likod nung cart, pero front kasi ito, dito na siya. Yan, yan. Kakabit mo na rito yung tubo, papunta naman dito sa gilid ng side cart mo. Yan, ganun. Para pag welding mo, naka-align siya, naka-forma. Ano? Nakatornilo na yung mga attachment natin. Okay, salamat sa inyong pananood. Sana na intindihan niyong mabuti ang aking bahagi. Salamat.